talking about? You can load mirror. Didn't know sakit sa dibdib. You don't know just how my kasi in the light is in the Margaret in the stack. You don't kasi in my life is the people. Ito raw ang epekto ng banggaan sa telebisyon ni Cassie at Marga. Ang viral video ni You Do Know Girl. Ginaya lang naman ng batang ito ang mga dialogue ni Marga sa inaabangang serye tuwing hapon, Ang Kadenang Ginto. You do not, Mami, huwag mo siyang papasok. Baka ano ba sabihin niya? Cassie, hindi ka muna papasok sa school. Pero tita, no doubt, huwag mo na akong pigilan, Cassie. Pero teka, magkatunog na dialogue pero parang iba ang linya. You're a fake, Mondragon! You do not, the liar is my fake. Drisha mukhang dragon. At dahil nasa pagiging mali-mali ng bata, maraming netizens ang natuwa. Fake and you miss you, I'm liar is people. Shinare ang kanyang video, ginawa ng parody, hanggang sa ito'y mag-viral. This is my liar, is the make, is the fake in my life. At ginawa pang dance step. Kasi hindi ka muna papasok sa school. No doubt, huwag mo na akong pigilan, Kasi. Pati mga celebrity, kani-kanyang versyon ng kanilang You Do Note video. No doubt, huwag mo na akong pigilan, Kasi. You do note, the liar is my pig. It's the gas is the pig. Oh, don't be a liar, it's the maid. You fake and you miss you and flyer is people. Pero sino nga ba ang batang ito? Siya ang 9 years old na si Marjorie Lingat ng Pampanga. Pangalawa sa tatlong magkakapatid. Favorite ko si Cassie kasi mabait siya. Masarunin ako kasi tulad niya. At tulad ni Cassie sa serye, gusto rin niya na balang araw, gaganda ang buhay nila. Sa murang edad, ramdam na niya ang hirap ng buhay. You do not ready, Kay. Tara, samahan niyo ako sa bahay namin. Welcome home, Lingat family. Itong pinto namin, hindi lang siya pinto. Istaan rin siya. At yung utang ng mama ko sa kay Bumbay. Nagbayad na siya ng rice cooker, electric pan, tsaka amazing flashlight. Tapos ito yung kay nanay ko. Sakto lang kasi yung sahod ko isang linggo, 3,000 plus. Tapos pagkatapos nun, pagkain lang yun, wala pa yung kuryente, tubig. Tinitiis na lang nila po, alam naman nila yung posisyon ng buhay namin po. Naintindihan naman nila po. Construction worker ang tatay ni Marjorie. Ang kanyang nanay naman, trabahador sa factory. At sa liit ng kinikita nila sa trabaho, aminadong hindi nila kayang ibigay kahit pa ang mga simpleng bagay sa loob ng bahay. Tulad na lang ng pagpapagawa ng sira nilang TV. Ito yung TV namin, sira. Kaya hindi kami makanood. Nanonood lang na kami sa kapitbahay namin. Nay! Nay! Pwede pa kinood? Nay! Nay! Kikinood ako sa bahay ni Ate Aline. Umabot ako sa kanila, pwede ba kinood? Madalas po kaming nanonood, lalo na po nung bakasyon. Yun po talaga yung lagi naming bonding. Inuuna kasi ng nanay at tatay ang kakainin nila sa araw-araw. Pinagkakasya ang maliit na sweldo sa pagkain ng noodles at itlog. At kapag kinakapos ang masaklap, natutulog silang walang laman ang mga tiyan. Lungkot po. Mahirap lang kami. Gabi din lang may kumakain. Tubig lang.
Tapos wala akong baon kapag pumapasok sa ako sa isang. Yung bahay namin po, yung buong bahay ng biyanan ko, ginati lang niya po yung bahay sa amin. Sa amin yung kusina, sa kanila pong yung sala po. Para meron din po kami tirahan na magpamilya po. At kapag umuulan, doble ang pagtitiis. Dahil tumutulo ang tubig ulan mula sa butas na bubong. Pero kahit mahirap daw ang buhay, masiyahing bata si Marjorie at mahilig umarte. Nanghihiram siya ng cellphone sa kalaro na si Elaine at saka binibidyo ang sarili. At ang video ni Marjorie na nag-viral, kuha mula sa cellphone ng kaibigan. Natuwa lang po talaga ako sa... Kasi hindi ka muna papasok sa school. Masaya po ako para sa kanya kasi po naging viral na po siya. At saka marami na rin pong taong naaaliw sa kanya. Tara, patayin natin yung mga kalaro ka. Ito nga pala si Roan. Ito yung ate ko. Ito si Princess. Hindi sila masasadong pretty. Ako yung pretty. Maganda ako sa kanila. Ito yung favorite namin laro. Piko. Pero ako number one. Grade 5 na ngayon si You Do Note Girl at masipag raw itong mag-aral. Pusa sang gumigising sa umaga po para magpasok sa school po kahit wala sambawang po. Si Marjo nagpa-participate. Bilang guro, tutulungan ko siya kung saan siya nahirapan pero masipag siyang mag-aral. At madalas kasali rin siya sa school program lalo na't kailangan ng estudyante na marunong umarte. Nag-a-acting-acting sila sa labas. Pag tinanong ko, "Ang ginagawa mo, Marjo?" "Wala po, ma'am." Pero sasabihin ng mga kasama niya, "Mama, artist tayo." Nag-aarte-arte daw siya. Dahil sa kumalat na video, ang simpleng buhay ni Marjorie, unti-unti na ngayong nagbabago. Pinasok na nga niya ang mundo ng showbiz. She's very entertaining and very raw. Na talagang alam mo na may igagaling pa pag nagkaroon pa ng mga workshop. Sana marami pang mag-support sa kanya, marami pang dumating na projects, and deserve talaga ng bata yung mas maraming blessing. Plus, magkakaroon siya ng billboard sa EDSA at C5. Plus, marami ding brands na hindi na natin babangitin. Pero ayun, meron pa siyang guesting with other TV programs from Kapamilya Network, syempre. Gusto ko maging doctor at artista. Pag-arap ko sa prison. Artista para makatulungan ko ibang ka tsaka kay Papa. Kaya kapag sabi ko na mag-arba, tinitiis na lang nila. Gusto ko maawas sa hirap. And take note, ang nakakatuwa niyang pag-arte nagbibigay ngayon ng swerte. At baka sa susunod na mga araw, you don't know, sa TV o pelikula na natin siya makikitang umaarte. You don't notice that my Cassie in the like is in the Margaret in the stick. You don't Cassie in my like is the...